with this now, eventually the vice president will really take the cudgel. It will really have, we will really have a genuine opposition. You're talking of people power. You need really the people power, literally. Eh, pero kung puro daldalan, ah, ito, example, doon sa Davao, napakaraming tao. Pero what happened after that? Nakini si Inday Sara, kung siya nang mamumuno, very pure ang intention. Ha? Wala siyang ambisyon kasi umalis nga siya. Ito nga mga kababayan, bago natin ituloy ang video na ito, kung bago ka lang sa aking YouTube channel, baka pwede makahingi ng like at subscribe at click mo na rin ang notification bell para updated ka sa aking nilalabas na bagong video. Salamat po. May isa kaming gustong itanong sa'yo dito sa Pilipinas nating mahal. Kanina pa ito tumatakbo before natin balikan. Yes. Yung impact and the affirmative contribution of Sara Duterte in the opposition movement of political forces that will, sabi mo, consolidate and mag-gravitate ang tao at ang malawak na sektor ng mamamayan sa kanya dahil trusted siya, well-performing siya, may integrity, proven ang kanyang dignity as a leader of the country. Mayroon siyang sariling desisyong mabuti na nakaugnay sa interes ng mamamayan. Ngayon ang tanong sa iyo, Congressman Jing, ano kaya ang mga mabibigat, posible na mga dahilan na nagtulak sa ngayon kay Sara Duterte bilang pangalawang pangulo ng bansa to draw the line and get out of the cabinet ni Marcos Jr. and expectedly, isa ito sa babantayan na magiging political critic ng gobyerno nito, lalo na may mandato ito na mas mataas pa sa presidente ang boto niya. May tatlong bagay na gustong itanong sa'yo. Number one, ang kanyang pagtingin ay tumutugma ba sa pagtingin ng kanyang ama na former President Rodrigo Duterte na papunta sa diktadura at authoritarianismo at walang pagkilala sa batas at katarungan at abuso sa poder ang nangyayari sa maraming pagkakataon na ginagawa ni Marcos Jr. at hindi niya na ito kayang itolerate pa? Number two, ang nagaganap na napipintong pagkabulid sa kamatayan through sa senseless madness for war ng Marcos Jr. sa kanyang pagpihit sa baluktot na foreign policy in relations to China, which sa tingin ng mga tao, ang kanyang pananahimik is a sign na nag-a-analyze siya at nagkuha ng timing na pwede na siyang manindigan kapag outside of the cabinet family siya ng Marcos Jr. Number three, na nakikita ng taong bayan, yung walang respeto na ginawa ng Marcos government using the coercive apparatus of the government, yung mga pulis na lumusob sa Davao, at kulang na lang ay sagpangin ng martial law na deklarasyon ng buong Davao City. Halos walang kapangyarihan sa batas at sa aktualidad si Mayor Basti Duterte sa mga pulis. Hindi nirespeto ang Pangulong Rodrigo Duterte na dyan nakatira. Ang mga sibilyan, mga bata, kababaihan nilusob sa isang religious, sa mga religious compound sa Kingdom of Jesus Christ. Bilang Vice Presidente, dito rin siya nakatira. Sa tingin mo, lahat ng itong mga binanggit ng taong bayan ay napuno na ang salop para kay Sara Duterte. Well, hindi lang ito. I mean, those three that you mentioned are just part and partial of her early perceptions already. Na she is a sore thumb in the Marcos administration. Unang-una, gumagawa siya ng maganda, gumagawa siya ng magandang trabaho, may magandang purpose siya. Tapos biglang napolitika yung kanyang allocation that should have been used to serve the purpose for which she was mandated to do in the deep end ay pinolitika yun. Pinolitika. O, yun pa lang, malaki ng frustration sa kanya yun. Tapos mayroon pang isang pangit na tao na humihimok sa kanya, na gumagawa lang naman siya ng tama at wala naman siyang kinalaman sa mga aksyon ng kanyang pamilya who were doing independently of her. Di ba? Oo. So, marami pang mga bagay na hindi natin mami-mention lahat. Pero ang bottom line, all this, she has reached a point na na-realize niya na, why am I here?
ayaw naman nila. Ako dito. Ha? O eh, di doon na ako sa maraming tao na may gusto sa akin. Ha? O di, I will lead the multitude of people who are against this government because of its failure, its ineptness, its incompetence. So dito na ako. In the hope that I will be able to change the government in the sense that it will be able to serve the people well. Ayun. Oh, di ba? Claro. Oh. Congressman Jing, may tanong dito. May pinost ka sa iyong Facebook yata o sa isang group chat na kumakalat din ngayon. Hours after that the Vice President resigned from her position as Secretary of Education, sinabi mo na the fresh hope and bright future for genuine opposition has been ushered now with the resignation. Yes. What do you mean by that, please? Well, I said that this is now an opportunity for those who have been hoping na may magsasalba sa kanila. Mm-hmm. Kasi frustrated na frustrated ang tao. Mm-hmm. You know, our president, PRRD, he is still very well loved. Pero, you know, age has overtaken him. So, maski she wants to do so much, but she is hindered by certain factors. Mm-hmm. Tapos, yung sinasakyan niyang platform, parang hindi naman talaga tunay na hinihikayat yung mapaalis si Marcos, kundi parang sa mga nagsasabi sa akin, parang lumalabas lamang na platform for politika. Electoral campaign. So, parang flower lang si PRRD, pero ang main game nitong grupo na ito is really to further the political aspirations of those who've been always in all the rallies. Ito yung mga actors. You're referring dito sa limitations of activities na ginagawa ng Maisog. Yes. Because for you, PRRD is the centerpiece, should be the centerpiece ng mga pagkilos ng taong bayan to bring real issues. Parang napansin ko pa yung mga sinasabi ni PRRD, parang yung narrative niya ay parang hindi galing sa kanya. Hindi ba? Nung una, palaban siya, nung ano naman, binago naman yung narrative, may mga nakikiusap na ganito. Uh-huh. Pero with this now, eventually the Vice President will really take the cudgel. We will really have a genuine opposition. Somebody devoid of politics, devoid of people who will just use the President Duterte, Inday Sara, at ito ay gagamitin itong bagong establishment of an opposition to further the interests of the Filipino people. Direkt ang kang tatangin ng Pilipinas nating mahal. Oh. There was a group launched, I think 3 weeks ago, or almost a month now, at gaining momentum on the grassroots. Yes. Ang pangalan sa grupong ito ay Marcos Alis Jan. More deliberate and more directional. Ang panawagan nila, there is nothing more to do with the Marcos government but to remove him from office by all peaceful means for the people acting as direct sovereign mandate into the direct action of the parliament of the streets or any other peaceful means allowed by law. Yeah. Direktang pagkilos ng taong bayan. Directional, deliberate. How do you compare that? Yun ang kailangan natin. Yung mayroong direction. Mayroong plan of action. Hindi yung puro ano lamang, rally rito, tapos the same people yung nagsasalita, tapos after the rally, pabayaan na lang yung tao
na nakikinig, walang consolidation. Mm-hmm. In other words, in fact, I recall in one of the meetings that we have with President Duterte, mm. when he presided a meeting, he mentioned that dapat magkakaroon na ng expansion, meaning to say, organized groups already. Multisectoral para and directional na. Oh, kasi if you're talking of people power, you need really the people power literally. Eh, pero kung puro daldalan, ito example doon sa Davao, napakaraming tao. Pero what happened after that? Mm. Nakinig lang yung tao, lipat na naman sa iba. Mm. Eh nasaan yung mga taong nakinig? Were there people who organized them into a group and told them na dito po tayo? Wala. May punto ka dyan. Tama diba? Yan. You were there. Mm. Ikaw, anong masasabi mo? Ako naman ang magtanong sa'yo. Anong masasabi mo? Do you agree with me what you have witnessed when you were also in that very big, large rally in Davao? Yeah. Ang sagot ko dyan, hindi politiko ang nagtatakda ng pagbabago sa lipunan, taong bayan. Mm. At hindi naman automatic na mahuhulog sa puno ng bayabas o sa itaas ng mangga. Nakikilos ang taong bayan kung hindi sila namumulat at naorganisa at napapakilos at saka ang mahirap ng isang organisadong niyan, pagkilos. Mahirap niyan kay Eric, yung mga people involved in the narrative, eh may mga questionable din na sasabihin, eh, galit lang yan kay Marcos dahil natanggal, or galit lang yan kasi hindi nalagay sa pwesto, eh, di ba? Which brings me to the question. Oh. Anong pagkakaiba kapag Sara Duterte ang magbibit-bit ng totoong sentimiento ng taong bayan sa isang pagkilos na ang layunin ay baguhin ang bulok na pamumuno at hindi matuwid na pamamahala versus sa sinasabi mong may mga electoral agenda ang nakikita doon sa mga panimulang pagkilos ng opposition group na ito? Si Inday Sara, kung siya nang mamumuno, very pure ang intention. Ha? Wala siyang ambisyon kasi umalis nga siya. Mm. Eh, nakatungtong na siya doon sa malapit sa trono ng hari. Eh, bumitaw siya. So, wala siyang agenda, kundi ang kapakanan lamang ng taong bayan. At mahalaga yun sa direksyon ng isang pagkilos yeah. upang baguhin ang mga nabubulok na yes, pamamaraan ng yes.